harimang maituturing, hindi nakakaligtas sa panganib ang mga Bukarot. Sa mga pagkakataon na sila ay nalalagay sa alanganin, may pag-asa pa kaya silang mabuhay ng payapa at malaya sa kanilang kaharian? Wow, look at that! Dito sa San Mariano, Isabela, the team was so fortunate to document the Philippine crocodile o yung Bukarot. While documenting, may nakita yung team isang adult Bukarot na may tali sa bibig. May nakain itong posibleng alagang manok or kambing. Kailangan talagang hulihin si Croc upang tanggalin ito. Hindi yan matutunaw. Nakasabit sa ngipin, oh. Nag-aalala na yung team na baka mamaya mapano itong crocodile. The team has done something that it has never done before. Pasukin yung danger zone, yung territory niya. Nobody does that. Nobody goes into the den of the king. Sumisid yung aming cameraman. Hawak-hawak ang underwater camera. Nung nakita sa ilalim ng river, nakita yung kanyang buntot, yung kamay. At nang matunton ng team ng Mabuhay Foundation, naghanda sila ng trap para mahuli itong Bukarot na may tali sa bibig. Unti-unting lumabas yung ulo nito dun sa batuhan at dali-dali na itong lumangoy papalayo. Hindi pala ito yung may tali sa bibig. Pinabayaan na lang ng team at hindi na ito hinuli. Dahil iisang lugar lang ang ginagalawan ng mga Bukarot at tao dito sa San Mariano, hindi maiwasan ang human-crocodile conflict o alitan sa pagitan ng dalawang nilalang. Itong mga Bukarot, ang nagiging conflict nila is yung livestock o yung mga alaga ng mga locals doon. Tulad na lang nung isang buwan, inatake ng Bukarot is yung alaga nilang aso. Kasi maagang maaga, dyan lang sa may ano dyan, buhaya na sa ilog. Yung aso namin, andun pa lang siya, nagtatahol dun sa bahaya. Eh pala, sinakwal na. Tangay-tanga niya. Yan mga bata ang kumamang nakakwal. Wala na yung aso, tatay. Wala na. Yun na. Yun na sa bahaya. Para kay Mang Vic na isang crocodile sanctuary guard, kailangan mas unawain at mas protektahan ang mga buhaya sa kanilang lugar. Marami noon ng buhaya. Bigla siyang nawala kasi noon. Open yung magkatay ng buhaya. Maraming kumakain ng buhaya, mag-uulam. May taga Manila, mas mahal daw yung balat kaysa doon sa laman. Sa ngayon, nasa 100 adult Philippine freshwater crocodiles na lang ang natitira sa wild. Dahil sa bilang na ito, ang mga Bukarot ang pinakanaanganib na species ng buhaya sa buong mundo. Pero ang muntik ng maglaho, nagkakaroon ng pag-asa dahil sa isang grupo na binuo 2 dekada na ang nakalilipas. Gandang umaga! Good morning, Marline! Good to see you again after so many years. Here we have the hatchlings that were collected this year. Wow, guys! You know, ito yung mga hatchling na Philippine crocodiles and nahuli sila sa wild. You think how many weeks are they already? Many of these were born early August, and they're from different nests. I'll just try to handle them. They're going to be defensive. I never say aggressive, but if you approach them very gently. So ito, ang gwapo talaga. Kita mo yung mga patterns nila. Ang ganda, very distinct yung kanilang mga bands sa tails. Araw magiging
king ka. When you make it to the wild, when you survive, king of the wetlands. Meron doon, oh, ito. This is a fighting behavior. Look at it, ah. Magandang feature yan, ano? They're standing up for themselves. Uy, galing! Sa facility ng Mabuhaya Foundation, meron silang kinikip na adult Philippine freshwater crocodiles. At dahil matagal nang hindi nagkakaroon ng health assessment itong mga adult na bukarot, eh, minabuti kong i-examine sila isa-isa. Unang pasyente ko ay si Fernando at hindi ito yung unang pagkakataon na ma-examine ko siya dahil na-examine ko na ito nung 2012 kung saan talagang nagpakilala itong si Fernando na isang matapang. Let's go! Fernando! Ito naman, para hilaan tayo. Look at this. I've got Fernando. Ooh. Oh! Yes. Oh! Ho, ho, ho. Good boy, Fernando. There. Grabe. Walang kupas pa rin. Itong si Fernando. Huling sukat was 1.8. Ngayon, 2.2 meters na. 40 cm ang hinaba pa niya. Sinatin niya kanyang ari. Dahil hindi sanay na hinahandle, na-stimulate o parang na-excite or stress itong si Fernando. When I checked his sexual organ, naglabas siya ng fluids mula doon sa kanyang ari. Fernando is a matured male croc. Okay, so tinitignan natin yung mga paa niya. Malinis. No signs of tumor. So, ang next patient ko ay si Angie, ano? 17 years na itong si Angie, isang female adult bukarot. Deformed yung kanyang lower jaw dahil nung nakuha daw nila ito, isa posibleng nakipag-away daw ito sa kapwa bukarot. Ah, ito yung ulo niya, oh. Sukat. Grabe. Ang lakas niyang umatras, ano? 213. So, lumaki din. So, our enclosures are perfect dahil lumaki pa sila. When we started, crocodiles were really killed by people or caught. The small crocodiles were sold mm-hmm. as pets. Well, most of that has stopped because of the communication campaigns that we had. They are the top predator. They do play an important role there. But I think really the most important thing is that it's found only in the Philippines and nowhere else in the world. If you protect the Philippine crocodile and its habitat, the wetlands, you protect all other species there, which is also beneficial, not just to the environment, but also to people. Nawalay man sa kanilang kaharian. 5.3. Sa tulong ng ilang grupo, nagkakaroon ng pag-asa ang ilan sa mga nakaharap kong bukarot na muling makauwi at makabalik sa kanilang pwesto. Hindi bilang kalaban o
peste sa tao, pero bilang isang hari at sa mahalagang bahagi ng ating kalikasan.